Makita niyo mamaya kung ano yung hatol niya. Ano po? Kaya binigiinan niya yun kay Hari Agripa. At madalas sa pagpaparusa ko sa kanila sa lahat ng mga sinagoga, ay pinipilit ko silang magsipangusong. Sabihin yung sambitin yung pangalan ng Diyos. Eh gumawa niya, presidente pa natin, di ba? Tapang. Sinabi ba yung salitang exclusive God? Wala akong naalala, di ba? Sa Bible, pag ikaw, yan, biglang pumitik sa isip ko po. Pag bumitaw ka ng mga salitang ganyang pangungusong na laban sa Diyos, masama yan, tingnan niyo po. Tingnan ko makita kay Palata po, Malakias. Ano yan eh? Tinatawag na kalapastanganan, kapastusan. Bakit? Babastusin mo yung mandalagang inilalang pala. Hindi mo nga, hindi ka nga mano ng palatay eh. Kung presidente natin, ibang klase natin eh. Nakakabindi pa lang. Malakias, verse 13, napo, pansinin po natin. Nasabi ng sa Malakias ay ganito, 3:13. Ang inyong mga salita ay naging lapastangan laban sa amin. Ano yung lapastangan? Di ba matapang, makusok, matapang, matatalita, sabi ng Panginoon, naging lapastangan laban sa akin. Sabi ng Panginoon, ang atpiran yung tao. Gayun na inyong sinasabi, saan mo kami naman sasalita ng labo sa'yo? Ang atpiran, ba't ano ba yung sinabi na yung masama? 14. Inyong sinabi, walang paguluhan ng maglingkod sa Diyos. Yun yung teme. Ang sinasabi ni Pablo ni Duterte na stupid ka din. Sabihin niya, gawin na lang ng malaya yung gusto, ba't sasama-sama mo pa? Ba't maniniwala pa sa katotohanan? Parang ganun yung ibig niya sabihin. Dahil nagagalit siya doon sa mga pare na may mga katiwalaan. Eh, huwag mo na lahat eh. Diba? Kasi hindi naman lahat tiwalay. Tapote. At inyong sinasabi, walang kabuluhan ng paglingkod sa Diyos. At anong kapapinabangan nito? Na ating iniingatan ang kanyang bilin at tayo nagsilalad na may panangis sa harap ng Panginoon ng mga hukbo. At kaya ating pinatawag ang palalo ng paparad. Oo, silang nagsisigawan ng kasamaan ay hanag kayo. Oo, kanilang tinutukso ang Diyos at tumakas. Kalapasta nga ng salisayo na hindi nalalaman itong ating Pangulo. Banat ng banat, eh. Kung ano nga sabi. Diba? Bakit? Aba, hindi ko tatanggap eh. Nakasama tayo sa mga diwalay. Tayo ay nasa iglesia at tayo binubuo ng tinatawag na kapangyarihan ng Diyos yung kanyang aral. At hindi tayo mga tiwalay tao. Sila, yung mga gumagawa na tinatawag na kasamaan na ito na nagsasambigla ng pangalan ng Diyos sa tinatawag na masamang paraan, yung pamumusong. Ito? Verse 10. Hindi dito sa paglalakbay kong patungo sa Damasco, nataglay ang kapamahalaan at bilin ng mga pangulong saserdote. Malakas ang loob ni Pablo. Bakit? Eh, meron siyang kakampi ng mga saserdote. Daladala niya yung buwanan ng Paris. Paano mo mabanggain niya? Kaya nga hindi siya na-convince ng sino mang tao dahil alam ng ating Panginoong Jesus itong si Pablo lalaban doon ng patayan. At ilalaban niya ang ating Panginoong Jesus. Account of Paul's conversion, verse 13 to 14, nang katanghalian o hari ay nakita ko sa daan ang isang ilaw na mula sa langit na lalumaningning kaysa araw at lumiliwanag sa palibot ko at sa mga nagsisipaglakbay na kasama ko. Nakikita niya rito paano yung pangyayari na siya ay na-convert. At ang mga pasubasog sa lupa kami lahat ay narinig ko ang isang tinig na nagsasalita sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Mahirap sa iyo ang sumikat sa mga tulis. Pinaliwanag natin yan, yung tulis. Pag yan isinipang mo, ay di ikaw ang masasaktan. Ipinakikilala ni Pablo sa kanyang pagsasanggalang ang ilaw na kumakatawan sa sangkalangitan, ito'y may pamamaraan ng pangikayat na ang mga tagapakinig niya ay sumampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya wala na siyang intensyon na idipensa pa yung sarili niya, kundi mangangaral ako. Nandito nakita ko may mga hari, may mga hudyo, may... nakita niya eh. Yung tinatawag ng audience niya, may mangangaral na ako. Wala na yung pagdipensa na ginagawa niya. At sinabi ko, sino ka baga Panginoon? At sinabi ng Panginoon, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Dapat magbangon ka at ikaw ay tumindig sa iyong mga paa sapagkat dahil dito ay napakita ako sa iyo upang ihalal kitang ministro at saksi din naman ang mga bagay na nakita mo sa akin at mga bagay na pagpapakitaan ko sa iyo.
So, sino ang naghalal kay Pablo? Ang ating Panginoong Jesus. Diba? Siya yung huling sugo sa panahon. Wala yung mga sugo-sugo na nakikita natin sa TV. Wala gano'n. Sabi ko, sino nagsugo? Paala kayo kung sino nagsugo sa inyo. Basta nagsugo dito, kinikilala namin si Pablo. Diba? Bakit? Inihalal na ministro ng ating Panginoon at saksi. Eh, ba't may saksi sa labas? Ewan ko rin kung paano kayo may saksi. Basta ito, kilala namin, si Pablo inihalal, siya yung saksi. So, ito yung kikilalanin natin. Jesus ang naghalal kay Pablo bilang ministro at saksi sa huling panahon. Wala nang iba pang sugo na dapat kilalanin sa huling panahon, maliban kay Pablo. Galatians chapter 1, verse 11 hanggang 16. Sabi po ay ganito, sapagkat aking ipinatatalastas sa inyo, o ipinaaalam ko sa inyo mga kapatid, alin, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral, na ito'y hindi ayon sa tao. Yung sinasabi ko, yung ipinapangaral ko, hindi ko ito napulot sa tindahan o kung kanino lamang na tao. Hindi ito iniaral sa akin na kung sino tao o hindi aral ng tao. Verse 12, sapagkat hindi ko ito tinanggap sa tao, ni itinuro man sa akin ng tao, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyong mga Hudyo, kung paano aking inusig na malabis at tinilipol ang Iglesia ng Diyos. Ako'y nakukuna sa relihiyo ng mga Hudyo ng higit kaysa marami sa aking mga kasimpulang sa aking mga kababayan. Palibhasin kong masikap ako sa mga salit-salit sabi ng mga magulang. Diba? Bakit masalit-salit sabi? Halimbawa, sinabi dito, sinabi nitong isang matanda, sinabi ulit rito, namatay na to. Bago mamatay to, may sinabihan ulit. Sinabi, masalit-salit na yun yung tinatawag na sabi-sabi na yun. Na di malaman na lumawak hanggang sa panahon ngayon. Kaya nakarating hanggang sa panahon natin ngayon, may asurang pa. Bakit? Eh, kasama yan sa mga sabi-sabi. Makikita natin, doon sa pasalit-salit sabi na yun, doon masikap si Apostol Pablo. Hinasa siya doon ng kanyang pinatawag na sektang pinaniniwalaan. Kaya nakita ng Panginoong Jesus na itong si Pablo ay tunay na maninindigan sa kanya sa paglipas ng tinatawag na panahon.